Sa ngayon, ang ginagawa ko, ginagawa ni Madam Lods, dahil wala nang tanggap, gumagawa ako ng mga paninta, ng mga shorts, ganyan, like yung mga nauuso short ngayon. So, ipapakita ko sa inyo ang sample ng ginagawa ko dito. Okay. Ayan, ang sample na aking ginagawang shorts. Ayan, pinagtutulungan namin itong magkakapatid kasi mga kapatid ko, nananahi din sila. Okay. So, ginawa namin pinaka-small business habang pandemic, walang tanggap. I decided na ipakita sa inyo yung aking ginagawa. Baka kapo meron sa inyo ang gustong ma-inspire at gumaya din na mag-tinda-tinda ng kahit konting mga short na kagaya nito. Kasi wala namang lining to eh. Walang lining, pero may pocket siya na dalawa dito sa side. Ayan, may pocket siya. Tapos ito, taping lang na nabibili ito per roll. Ang isang roll, mabibili mo siya sa Manila, sa bandang divisoria, ng 100 pesos or below, kung minsan nasa 85 ganyan. Let's say, sabihin na natin 100 pesos, isang roll. So, ang isang roll na taping na ganito, makakagawa ka ng more or less, siguro mga 20 to 25 na shorts. And depende sa laki ng shorts eh. Yung magagawa mo sa isang roll na nagkakahalaga ng 100 pesos na taping. Sa tela naman, ito, ginamitan lang natin siya ng full max. So, a full max, isang kilo niyan, nagkakahalaga ng 185 to 190 sa divisoria per kilo. Minsan, nakakagawa ka ng 6 hanggang 8 pirasong short sa isang kilo. Kaya sinasabi ko kung ilan yung nagagawa sa isang kilo. Baka kung sakali na ganun din ang gawin ninyo, kapareha ko, bibili din kayo ng mga tela. At least alam ninyo kung paano siya i-costing dun sa nagastos ninyo, kung paano mo siya i-costing na ibebenta. Diba? So tapos meron siyang Gina. Gina lang to eh, itong nakabalot sa garter niya. Gina. Yung tela ng Gina is makakabili ka ng isang yarda 20 to 25 pesos. Ganyan, hindi pare-pareho eh. Merong 20 pesos sa divisoria. Dito sa amin, dito sa San Fernando, 22 pesos ang isang yarda. So, sa isang yarda, makakagawa ka ng 8 hanggang 10 hiwa na kung saan ang isang hiwa, nakakagawa ka ng isang short. So, sabihin na natin, ang isang yarda, nakakagawa ka ng 8 short. 22 pesos yun, ha? O, diba? So, alam nyo na ngayon, pwede ka rin gumawa ng mga pambabae. Ayan, ito, pambabae. So, may mga pattern din ako na ginamit dito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Yung pambabae natin, meron din siyang dalawang bulsa sa side. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, oh. Yung bulsa niya, nakapakarb siyang ganun. Ayan, oh. Ito. Ito yung bulsa niya, oh. At least, may bulsa din ang pambabae. At kung gusto mong lagyan ng tali, kahit disabit lang. Actually, hindi naman siya totally nakapasok dito sa garter. Kumbaga, parang design lang siya. Nakatahi lang siya dito para maging design lang siya na parang may tali siya. But, in case na gusto nyo lagyan talaga ng tali talaga sa loob, yung hinihila para kung sakali man, pwede nyo namang butasan dito. Dito sa may garter niya kasi dito sa block na to, bubutasan mo ng konti tapos ipapasok mo yung garter. Ayun, pwede yun. Kagaya ng mga panlalaki na ganun din. Yung panlalaki, automatic may tali yan. May cord. Okay, so, ang cord pala, hindi pa nasabi yung price ng cord. Yung cord, ito yung cord ha, yung tali, isang kilo, magkakahalaga ng 150 pesos. Okay, yung isang kilo, kasi kinikilo din yan. Naka-ano yan eh, nakasupot na agad per kilo, nakasupot na siya kaagad. So, pag binili mo siya, yun na, isang kilo na yon. Okay, merong mataba, merong mapayat. Depende sa iyo kung anong preferred mong gamitin, kung mataba o mapayat. Garter. So, meron tayong garter na ginagamit sa panlalaki. Ang ginagamit namin dito, actually, 1.5 inches ang lapad ng garter. 1.5.
Kung sa jersey, hindi. Sa jersey, 2 inches yung lapad ng garter. Eh, hindi naman jersey to. Style jersey lang. At saka, pang benta lang. Kaya dapat dun sa medyo okay na siyang gamitin. Pero, style, elegant look siya. So, ito yung garter. Isang roll siya. Actually, 2 inches ang lapad nito. Ang ginagawa ko lang na, ang ginagawa lang namin, para maging 1.5, tinatabas namin ng 1/2 inch. Para magamit siya dito. Para mabawasan siya ng konti. Diba? So, babawasan mo siya ng 1/2 inch. At yung pinagputulan na 1/2 inch na ganun, pwede mo siyang gamitin sa mga pambata. Like yung mga short na ng mga bata or panjama na pambata. Sayang. At least double purpose. Yung nabawas dito, hindi matatapon. Magagamit pa rin in other cases. Ang price ng garter na ito is 150 din. 150 pesos. More or less, makakagawa ka ng 20 plus. Mga 20 plus na shorts. Siguro mga 22. Ganyan, 22 na shorts. Dito naman sa mga sa pambabae na short. Ayan, excuse me. 1 inch lang ang ginamit namin. 1 inch na garter. Siguro nasa 120 pesos isang roll. Ayan, marami kang magagawa kasi ano eh, matipid sa pambabae yung garter. So makakagawa ka siguro doon ng mga 28 pieces of shorts na pambabae doon sa garter na yon. Okay, so ngayon alam nyo na yung presyo ng mga materyales na ginagamit natin. Para at least, di ba, alam nyo na paano nyo patatakbuhin ng inyong maliit na negosyo. Okay, so sana nasyahan kayo sa ating vlog for today. And of course, before we end this video, I would like to shout out pala yung mga subscribers natin dyan. And let's start to shout out Alikin Villa, shout out Felita Policarpio, shout out Hasmin Bubines, shout out Ani Amada, shout out Imotero, as it Imotero talaga, shout out Anirold Odranuel, shout out Tim and Ryan Fun Days, shout out Andy Carguenas, ayan, shout out ito si Kuya Michael Ribato, ayan, shout out JR Vlog, shout out Johnny Rel Priolo, shout out Eliza Torres, and shout out Doray Laguna, ayan, palakpakan po na. Oh my God, thank you so much. Thank you very, very, very much sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking channel, sa mga channel ni Madam Lodge. At sana marami pa kayong matutunan. And of course, syempre, kung gusto niyo akong i-add sa aking mga ibang social accounts, sa aking Facebook, pindi na ang inyong sa search. Hindi pa napalitan yung pangalan ko eh. Dapat palitan ko na rin ng Madam Lodge yun para madali siyang search, di ba? Okay, so Rowan Gina muna ang inyong i-search doon sa aking FB account. Pati na rin po sa Instagram. Okay? I-follow nyo ako para kung meron kayong gustong hingi na mga ilang information, pwede, i-access nyo lang ako doon. Okay? At don't forget to like my videos and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe at i-click mo na rin ang bell notification, ha? Yung all para yung lahat ng mga videos ko mapapanood mo. Kasi pag pinindot mo yung bell notification, may lalabas sa taas na all. So, pindutin mo yung all. Okay?